frustrated dito si Steph Curry sa naging laban nila kontra sa OKC Thunder. Napapailing na lang si Steph. Golden State Warriors kontra dito sa OKC Thunder. Higpit ang laban ngayon dito sa NBA regular season dahil halos magkakadikit lang ang mga standing ngayon dito ng bawat koponan. So bawat panalo ay importante para makatulong makapasok sa kanila sa playoffs. When dito sa first quarter maalat ang Golden State Warriors, nagkaroon sila dito ng 2-13 run under 9-minute mark. Maganda naging opensa dito ng Thunder na pinunahan ni Shai Alexander. Nanasundan ng magandang pagpukol beyond the arc sa pangunayan Aaron Wiggins at Jalen Williams. Dahil dito, pinasok na rin si Jordan Poole para nga makatulong sa kanila sa outside shooting. Naging effective naman to dahil nagkaroon din sila ng back-to-back 3 mula kay Poole at Klay Thompson. Last 1 minute, pumutok ang opensa dito yung nakalaban ni Kai Soto na si Usman Dieng sa NBL. Nagkaroon siya ng magandang momentum dito dahilan para maging lamang sila ng 10 by the end of first quarter, 30-40. Samantalang one attempt lang ang ginawa dito ni Steph Curry beyond the arc na kung saan nakapag-produce lamang sa kanya ng 3 points. Second quarter na dito unti-unti bumawi si Steph Curry. Kung one attempt lamang siya nitong first quarter ay dito nakapasok siya ng 3 mula sa 4 na tira niya beyond the arc. Dahilan para maging lamang sila dito ng 3 sa OKC Thunder under 2-minute mark. Pero nabawi rin kaagad ng OKC ang kalamangan mula kay Shai Alexander at kay Dort. 64-68, up by 4. Ang OKC. Nanguna dito si Shai Alexander with 15 points samantalang si Klay Thompson naman 17 points at si Steph Curry 14 points. Pero eto, maisingit na naman natin patungkol kay Ja Morant. Ayon nga kay LeBron James, ang pagiging gangster wannabe dito ni Ja Morant ay hindi nga isang magandang impluensya, lalo na sa kabataan. Kumbaga sa isang salita, hindi dalento para maging cool ka na. Dito sa opening ng third quarter, naging magandang opensa dito ng Golden State Warriors. Sa pumuna pa rin to ni Steph Curry na kung saan nakapag-produce pa ng 3-pointer at isang driving layup inside the paint. Dahil dito nagawa niyang mayangat sa 4 na lamang dito ng Golden State, 80-76 under 8-minute mark. Pero ganda talaga ng hustle dito ni Shai Alexander para sa OKC. Under 5-minute mark kasi nagawa niya namang maangat sa 4 na lamang dito ng OKC. Ganda ng laban kasi sagutan talaga yung nangyayari dito. Pero natapos ng third quarter lamang pa rin dito ang OKC, 99-105. Dito sa fourth quarter, masasabi natin na biglang gumanda talaga ang tira dito ng OKC lalo na sa beyond the arc. Ito ang dahilan kung bakit biglang lumobong lamang nila sa Warriors. Under 2-minute mark, nakakapukol pa rin naman dito sa Steph Curry ng kanyang 3-pointer. Papailing na nga lang dito sa Steph nang hindi siya tinatawagan ng foul dito ng referee. Last 1 minute dito sa 4th quarter, 135-128, up by 7 ng OKC. Crucial ang laban lalo na sa mga tawag ng referee kaya napapailing na lang si Steph. Natapos ang laban, 128-137, nanguna dito sa OKC si Shai Alexander with 33 points at samantalang dito naman sa Golden State Warriors, Steph Curry 40 big points, Klay Thompson 23 points. Bago mo i-exit ang video, teka, baka interesado ka rito. Gawin natin interesting ang panonood mo ng basketball with 1xBet. Pwede kang tumaya sa mga teams na sa tingin mo ay mananalo. At kung tama ang prediction mo, pera na yun. Maski hulaan, kung ano ang magiging ending score, ay pwede mong tayaan. Marami pa mga sports dyan, maski local league dito sa atin. Kaya kung interesado ka, i-click mo na yung link sa baba at madali lang din mag-cash in at cash out via GCash. Kaya mag-register na at maglaro. Gamitin ang ating promo code para sa up to 7,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Terms and conditions apply. Keep it fun and gamble responsibly.